Good morning, my name is Silver from Miro Kitchen Equipment and Service Solutions. So today, I will show you this kind of machine, the Souvie PolyScience machine, ayon yung pong uminit. So, sumaybayan po natin ito kung payansin. So, kung bago ka lang sa aking channel, maaaring pong pag-subscribe, pag-hit na notification bell, at maaaring pag-comment o pa-share na lang. So, tara, ayusin natin ito. So na-check natin, wala siyang init, so may power. So test natin kung meron ba talaga siyang response dito sa kanyang monitor, kung meron ba siyang power. So far now may power siya, and then kailangan natin siyang i-test kung umiinit ba ang Souvie na ito. So umandar yung pinaka buong makina, yung function. So tingnan natin kung tumataas ang temperature, kung nag-heat up ba ang isang Souvie na PolyScience. So mga ilang minuto, ilang segundo, malalaman natin kung may response dito sa kanyang temperature. So mga isang minuto. So ngayon, so nakita natin wala talagang init, no? Hindi tumaas yung temperature display ang monitor, at ibintong aking dito sa kamay ay wala. So ngayon suruin natin kung ano ba yung problema. So bago ano natin, kalasin natin tong buong screen at hanggang. So yung pagkalas po nito, so kailangan po nating isesahin, alisin po natin yung mga accessories. So una, kailangan mo natin tanggalin itong kanyang propeller, no? So tawag po nito yung propeller. Ito yung propeller wheel. And then yung pagkalas po nito, so medyo mahirap siyang kalasin. So gagamit po tayo ng flat screw at kailangan natin susuin. Okay, so itong Souvie. So hindi katulad ko sa ibang unit na simple lang kalasin. So yun, ano natin, pakita natin kung paano magkalas at magayos itong ganitong Souvie naman. Alam natin yung kanyang handle. Alam natin. And then, so ang unang pagkalas po natin ay dito sa screen board. So dito tayo una. Ang pagkalas po natin, tatanggalin natin yung isang tornilyo dito. Dito. At itong mga tornilyo. Okay? After matanggal mo yan, tsaka mo tatanggal itong round tube, no? Dito, mayroong gasket dito at mahugot po natin dito. So after mahugot natin dito, tsaka ihuli natin to. So kailangan natin silsilin para bumaba itong pinaka nozzle dito. So meron po siyang gasket, yung heater nito nasa likod. So yan, papakita natin kung paano ito kalasin. Yan, so bago natin simulan ang pag-repair, so kailangan naman tayong kompleto ang gamit. Meron tayong maliliit na tools, meron tayong flat screw na maliliit, and then meron tayong star, etc. So ito po yung mga kailangan natin ng mga tools para mabuksan itong unit. At meantime, meron tayong thermo tester na kailangan natin sukatin. So unang gagawin po natin, kalasin po natin ito. So gamit po tayo ng maliit na Phillips screw. So ito, kalasin natin dito. Kalasin. So unang buksan natin, so kailangan natin buksan itong dito sa may board, no? Itong display board. So una ito, sa pagkalas. So ingatan po natin na hinula pong tayong maiwan na tornilyo. Ayan. So medyo critical. So lagay po natin. Second, dito. So magkaiba-iba po ang size ng tornilyo o ng kinabit dito. So once maalis natin yan, merong mga wire ito sa loob, no? Nakalasin. So tapos na natin, iba namang Phillips screw. So ito namang maliliit ang gagamitin po natin. So pambukas po dito. So ganito ang pambukas ng unit para makita natin yung loob bago mo siya mabuksan. And then
Ito ay may mga hidden screw dito nakatago na kailangan nating buksan. Okay? So dito. Ayan. So ibang tornilyo naman ang ginagamit nito at iba namang screw. So ito na magagamitin mo, special na naman siya. So star. Then kalasam naman dito. Yung pagbukas nito at pag-repair nitong Souvie. So kunting tiyaga at kunting diskarte lang mga kapatid, no? So yan. Another, buksan ulit natin ito. Ayan. So ibang tornilyo, iba namang tools na ginagamit. Okay. So tapos na tayo sa pagtalas. So ang pag-open po nito dito lang sa ilalim. So just iangat po lang ito pataas. O gagamit ka ng flat screw para mabuksas nito. So yan mo. So ito po yung laman niya sa loob para makita natin. So electronic board po siya. Okay? So napaka-sensitive po ang kanyang component, no? So halos electronic na talaga lahat. So touchscreen. So bago natin tanggalin ito, i-remove muna natin yung isa-isang wire. So ito, unting ingat. Itong wire na itong polyethylene, ito yung sa speaker, sa buzzer, ugutin mo lang. Ito naman yung sa CPU. Ito naman sa thermostat. At ito naman yung sa board. Okay. So natanggal na po natin. Ito po ang kanyang CPU unit, yung display. So ngayon, bago na natin makalas ito, ang dami namang tornilyo natin kalasin. So ito naman, tanggalin po natin apat dito. So ito na ulit na Phillips screw. Ang pagkalas. So dito kailangan mo talagang ingatan, no? Dahil ito ay sensitibo. Puro electronics na ang ginagamit sa panahon ng modern na technology ngayon. So apat po siya. Ulit. Kalasin po natin. So ito. So apat na tornilyo po ito. At kailangan nating buksan. So, dito sa dalawa, sa likod, sa loob. Ayan. So, mahaba yung mga tornilyo niya. Okay. Next. Isa pa. Meron pa dito. So, apat po na piraso yon. Yung nag-lock dito sa kabilaan sa tube. Para mahugot mo isang buo nito. So, yun po yung board. Diyan nagkocontrol lahat yung kanyang function. By the way, kung gusto nyo magpa-repair, just mag-PM lang. Bisitahin lang aming Facebook page, ang General Refrigeration and Kitchen Services at aking YouTube channel, no? So, Silverwork Sports TV, matatagpuan po yan. So, pagkalas yan, ito, mahugot mo na siya yung ating pinaka-head, no? So, yan. So, kailangan ulit tanggalin mo itong wire para ma-expand yung wire at ma-stretch mo yung pagbukas ng heater doon sa ilalim. So tanggalin mo ito. Next, ito yung clip. Another naka-insert clip sa loob. Tanggalin mo ulit. Then, yung maraming tornilyo ka lang kakalasin. The rest, ito, kailangan mo rin itong tanggalin para luluwag yung open space mo dito. So napakarami niyang tornilyo. At ito. Yan, no? So ito yung mga tornilyo. And then, ayan, mahihila muna siya.
para maalis mo na. Kasi pag hindi mo tatanggalin ito, hindi mo mahugot yung isang board. No? So, ang ibig ko sabihin dito, experience ko lang sa pagkalas nito, kailangan ito ay luluwag. Tutulak po mo ito. Kasi ang paglabas po nito, ito, lalabas dito. Yung board mismo, lalabas yan dito. So, yan. So, naluwag na siya. And then, bago mo, ano, meron pa isang wire dito na ground na kailangan mong tanggalin ulit. So, another tornilyo ulit para makalas mo siya. No? So, after nyan, ito yung pinaka-challenging na part na kalasin mo na yung mismong heater na sa round tube makikita. Ayan. Ibaba na natin yung mga tornilyo at ito na. Pwede mo na siyang hugutin. So, hindi mo siya mahuhugot kung hindi mo kalasin. So, ito po yung ano natin. So, yan. So, itong sunod na bahagi, magbabalik po kami sa ilang mga patalas taas. So, yan. So, pagkalas po nito, so, kailangan po nating susuin, no? So, we need to remove this one using rubber mallet. So, pupukin po natin para maalis. So, ganun po ka brilliant yung design niya. No? So, na mayroon siyang gasket dito sa inner portion. No? So, kailangan siyang tanggalin para ma-remove itong pinaka-ano niya. So, makikita natin yung kanyang heater. So, kailangan nating yan. So, islanting natin at saka natin pukpukin. So, itong ano. So, gamit tayo ng rubber mallet and then yung flat screw. Ayan. So, dandahan lang ano nito. Then, kabilaan, i-turn mo siya. And then, hanggang unti-unti po yung kumakalas. Then, ikot ulit. Then, unti-unti na itong mabuka. Ayan. So, ito na siya. Kung mapansin po natin, ayan, nakikita na lumabas na siya yung ano. So, ito po yung gasket dito. Ito po yung nag-sealed. And then, naka-insert dito. Okay? Kaya, meron siyang gasket para walang tubig. Okay? So, i-check natin ito kung ano yung uminit. So, ito po yung heater niya. Dito. So, check natin kung ano po yung... So, yan. So, nakita na natin yung heater. Ito po yung heater niya. Itong pinaka-filament, no? So, isa sa napansin ko dito, meron ako nakitang dalawang wire. At itong parang tinatawag na thermal fuse, no? So, na-check ko dito, meron siyang wire papuntang heater. So, para makita natin, then natin kalasin itong plastic na itim. So, dito, tanggalin natin ito para makita natin kung ano ba yung puting wire na to. At ano yung connection niya. Ito yung unang suspect natin. No? So, tanggalin po natin yan. So, ingatan natin yung mga screw kaya ibabalik natin yan. So, ito yung heater. So, sa napansin natin, itong mga itim na to, yung mga line na blue, is heater po siya. So, andito po ang kanyang mga hinang, yung mga pag-solder. So, unang suspect ko, itong wire na balot na puti. No? So, gusto ko siyang tingnan kung ito po ang kung thermal fuse ba siya na nagtatrabaho dito sa connection sa heater. So, gusto kong palasin at makikita natin baka isa sa dahilan ayaw niyang mag-init. Okay, so alisin po natin itong tornilyo maliit. Ayan. Ayan, and then itong isa. So, ang design nito ay ginawang compact design. So, madaling salita, yung mga subi na malalaki ngayon ay paliitan na lang, no? At the same wattage pa rin, no? So, isa. Yan. So,
Mag-test tayo ng reading ng tester. Sana mahuli natin yung problema nito, no? So, kayong bibitaw at panoorin niyo ito, baka ito ay makatulong sa unit ninyo kung merong ganitong unit, no? Gusto ko lang i-share yung aking natutunan bilang isang technician, no, sa pag-ayos ng larangan ng electronics. So, ito, tingnan natin ito. Ayan. So, kung mapansin natin, isa po siyang, yun, no, thermal fuse. Sa aking tawag nito ay thermal fuse. Okay, so, check natin kung yan ba ay buhay pa o good pa ang kanyang contact. So, check natin. Ayan. So, naka-auto po tayo. And then, current po natin ang resistance ito kung meron. So, yan. Ito. At ito. So, wala siyang contact. Mega ohms na. Dapat talagang ma-read natin ay ohms at tutunog yung tester. No? So, dapat ganyan yung makukuha natin. So, ito ay sira. Okay? So, ngayon, itrace natin yan kung ito ba ay connected dito sa wire. So, check natin. Tingnan natin yung kanyang connection. Kung ito bang ano na to ay galing sa heater. So, may napansin akong ito kulay pula. At papunta siya dito. Ayan. So, subaybayan nyo lang, no? Oh, yan guys, no? So, nakita natin ito. So, kung ma-zoom in natin. Ayan. Itong wire na ito, ito yun, yung fuse na to. And then, dumaan dito, bumalik, papuntang board. Dito sa taas. So, heater po siya. Okay. Masabi kong wire heater na coil type, no? So, kung testiran po natin para make sure lang itong wire ay isang connection lang, kuha natin ang resistance reading para makasure tayo na yan ang wire na ito. At ito yung sira. So, ito pula, check natin dito. Yan. So, totoo nga ang ating suspect, ito lang ang sira para uminit. So, galing dito, ayan, and then dapat pag i-tester ko dito, dapat mayroon din siya. So, open siya guys. So, kailangan palitan natin siya ng resistor na fusible resistor. Hanap tayo dito sa ating stocks kung meron. So, ito guys, ang pamalit natin na fusible resistor. So, yan. So, kapalitan natin ito para uminit na ito. So, ayos, no? So, stay tuned and stand by. We'll be right back in the few minutes. Ayan. So, naibalik na natin. Napalitan natin ng fuse. At pagbalik nito, ganun ulit, papasok dito at ibabalik natin. So, balik natin dito yung itong ano natin. So, kaya may gasket yan para make sure na magiging sealed, no? So, kailangan lang natin talagang itulak at ito. Medyo kunting diin. Okay? At gagamitan din natin ng rubber mallet na pamukpok para mag pasok sa loob yung kanyang takip, no? Ayan. So, yan. So, naibalik na natin. Make sure na sealed na sealed na at walang leak dito. Okay? Kasi ito yung portion na to, ito po yung ating i-immerse doon sa tubig. So, mamaya, babalik natin ito.
So yan, so ibabalik naman natin, tuturo ko sa iyo paano pagbalik. So meron po yung apat na kulay black. Okay, ito pa yung ating orientation, no? Ito po yung ating palatandaan na mag-shoot yan dito sa itim na ito. Okay? So ngayon, kailangan natin yung edging ng board, kailangan dito ay magka-tapat. So i-align natin yung lagayan. And then dito, kasi baliktad. So dito siya. Ayan. So kailangan make sure lang na nakapasok yung slot sa board mo. Okay, yan. So pag pumasok na yan, ayan, okay, push mo na yan. So, kailangan lang nakasave. At ibabalik mo na yung tornilyo na apat dito. Okay, so ang tornilyo yan ay itong mahahaba. So yan, so okay, balik mo na natin. So yan, ibalik na natin yung mga accessories. So kailangan na natin i-testing. So lulubog na natin yung ating Souvie na PolyScience, no, dito sa tubig. So take note lang na kailangan itong ating inner portion kailangan nakasil. At pagbalik po natin, ibabalik po natin yung propeller. Ito yung propeller ay siya po yung nagsisense na may tubig. At ito yung mag-turn, no? So ayan. And then pati yung kanyang takip. Okay. So babalik lang natin ito at i-immerse natin dito sa tubig yung ating tawag nito, yung ating so i-immerse natin po yan para ma-absorb yung tubig dito. So yan. So yun. So ito guys, testing natin. Yan. So plug in po natin yung unit. Plug in natin, saksak. Yan. So kanina, napansin po natin kanina, unang ano natin ay wala siyang init, no? May power pero ayaw mag-heat. So ngayon, tingnan natin yung display nito kung magkaroon siya ng power or mag-heat. So check natin. So manual cooking, lagay tayo ng 40 degrees and then i-start. So, preparing the cycle. Yun. So nag-start na. Okay. So ito po yung temperature niya ngayon ay nasa 35. No? Bumaba pa siya. Okay. So alamin natin kung iinit ba talaga o tataas ba yung display dito sa monitor. Okay, so dapat siya ay tataas. So for the meantime ngayon, hindi pa siya nag-continuous. Pero ngayon maligam-gam na. Okay, so tingnan natin ang kanyang increase, no, kung tataas po siya. So yan, tumaas ng 0.2. I think tama po ang ating gawa. So uminit po siya. Yung so pataas ng pataas po siya, no? So naramdaman ko dito sa kamay ay warm. Yun, so obserbaran po natin hanggang umabot siya ng 40 degrees Celsius, no? So 40 po ang nakaset po natin. So magbabalik po tayo. We'll be right back. Ayan, so mga care contact, no? So mga kapwa ko technician. So ito na po ang ating result today. So umainit na siya. And then yung setting natin ay nasa 50, no, Celsius. So proven and tested na gumana na po ang ating PolyScience na Souvie. So shout out sa mga Facebook group doon sa kitchen equipment technician. Okay, so sa kitchen, restaurant, hotel, and residential technician sa page. Sa mga aircon technician sa page, sa Facebook page.
at sa mga kapwa ko na sa abroad, no? Shout out sa inyo. Binabati ko rin kayo, no? Gusto ko lang i-share din sa inyo, baka ito'y makatulong itong repair na ito sa larangan ng Souvie, no? Dito. So, after dito, yan, ma-reach niyo yung 50 centigrade. So, dito sa Souvie, mini-maintain niya dito once ma-reach niyan, continuous, so maintain yung init po niya. Okay, so ako rin magpasalamat sa inyo, sa pagsubaybay sa mga aking mga followers, sa aking mga subscribers. Patuloy po tayong pagsubaybay sa ating mga video, at marami pa akong isi-share sa inyo at ang katulong. So, follow lang kayo sa aking YouTube channel, no? Silver Rock Sports TV o Silver Esquivel Jr. At sa ating Facebook page, no? So, dyan na for refrigeration and kitchen services. So, muli, ako kayo magpasalamat, at sana itong video na ito ay makatulong sa kapwa nating Pilipino. Maraming salamat po, and thumbs up, and good luck.